Punan niyo po. Rich Palbon. Pakisuporta po. Palbon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Palbon. Rich Palbon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalinga partner, Rich Falcon TV. Shout out, Makalinga. God bless. Sa mapagpalang araw po mga Kalingap, andito tayong muli sa lugar ni Kuya Ruel. Tignan natin at kumustahin natin sila. Ano na ba ang kaganapan dito? Ano na ba ang updates sa bahay nila? Ano na nga ba ang nangyari dito? Natapos na nga ba? Yan. Dito po, makikita natin muli ang sitwasyon ng bahay nila Kuya Ruel. Yan. Sa mapagpalang araw po, magandang buhay sa ating lahat. God bless. Supportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, and Kalinga Prop. At syempre, ang aking may bahay, Aljos Eagle. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating munting channel, please do like, share, and comments lang po. Rich Falcon TV, huwag po natin kalimutan pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. God bless! Eh, grabe oh. Mga bunga ng kalabasa oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, ayan pa oh, lima. Oh, grabe, ang daming buong oh, yung mga lumalabas pa ito oh. Oh, daming buong oh. Mga mais nila oh. May bunga na ang mais. Nadagdagan na yung tinabas. Dagdagan na yung tinabas. Malapad-lapad na. Namin ng doggy dogs. Payong. Saan ilog? Angat mo yun. Nagawa po tayo ng hamba ng pinto. Gamitin na natin itong mga ito. Thank you.
baon dito. Mga maliligat ang kahoy dyan. Wala naman dito ang katabla yan. Tada po. Dito lang naman po yata siya. Dito lang sa pinto. Hindi na yan dyan? Hindi na yan dyan? Hindi. Yung lababo ba? Hindi na. Tapos naman na yung lababo. Ah. Baka tamaan daw pala. Bilis mo lang makarecover. Pag ang talagang nainip ako pag hindi makaano. Pag nagtaba ka lang konti, nawala yung pag masyadong lubong. Tumaba nga si Kerwell. Ate Helen, nagpogi. Nagpogi na nga. Nagpogi ang ano, asawa mo. Para makahanap pa siya ng chicks. Kerwell, sinsado ka pala. Sabi ni Kerwell, baka pag naghanap ako ng chicks, iyak-iyak ka. Lahat na lang balik ko ah. Balik ko yung kahoy. Kahit balik ko na papakay na para. Alay niyo yung mukitan mo. Muwi na yung malugang ko eh. Tama daw po kayo. Ha? Tama daw po kayo. Hindi. Sila lang. Iniwan si Jesse. Iniwan si Jesse. Sama ko sana kanina. Mainit. Pinapa ko nga ng ano eh. Mag-aalaga eh. Yung pong anak po lang ano? Baby. Ang maliit pa. 2 years old. Pinapa ko yung pag-aalaga. Mabalik pa yun po dito. Ari ko, kung gagawas sila bukas. Ha? Ano baka basa pa ito. Pag nagpalitada sila kung bukas pa nila gagawin. Tabo! Kaya sabi ko sa kanya, ako nagagawa para bukas matigas na. Tabo ma. Dito o. Ano? Tabo ka pa rin yung plato. Saan po lalagay? Ha? Saan po lalagay? Sa hamba. Pagkukod lang mo. Yung taop ma. Kasi ang kapagawa ko dito, hamba. Simento na. Simento na. Hindi na po kahoy. Manabubulok agad dito, eh. Para mabulang ibabaw, tukuran ko dito. Tabo. Anong pako yun? Napakalaki? 5?
Angat mo. Angat mo. Ito na, punta na pala sila dito. Hindi ko alam eh. Kasi ang pumunta doon na ano, sabi niya ay kilak JR ba? Oh, walang butas, may butas, shoot ka sa butas. O, oh, diba? Shoot. Alas 12 ng hapon. 12, tanghali. Ginagawa ka na kalahin?
Hugas ng plato ba? Hindi pa rin labas ko yun. Ang ilang pa daw kailangan buhangin. Sinabi. Ay, para maampun ah. Maampun? Pagoy. Pwede na si Junjun oh. Magaling na bata, mabait. Nagatakin.
Uy, ulan, huwag kang gayaan. Kuya Ruel, silong ka. Bigla ka ng ulan. Silong ka na po. Malaga na dun, oh. Timba mo. Ano yun? Ay, niluto ni Arbuya tinilo. Ano yun? Ay, bunga ng ay buto? Malinamnam yan, parang mani. Ay, buto ng... Buto ng ano? Bete. Ay, panlasa sa isda. Pampabungaw ng isda. Pampa ano? Pampahilo. Ay, niluluto nyo pa? Hindi mo nyo niluluto, di ba? Huwag ka daw ng mga hollow blocks na patatang dito eh. Durog-durog. Pero well, oh, iwanan mo na muna yan. Well, silong muna. Tatadaan yung ulan. Hindi naman yan titigas pag maulan. Malalasaw. Pataki pa na lang. Ang buti. Lapapoy. Pero wala. Saan? Kaya nga, pero wala ko na magpaulan. Ayun, bag. Kalingan po, dito tayo kila Kuya Ruel. Ito pala ang problema dito pag umuulan, no? Kailangan po tubilan na talaga ng trapal. Ayan, no? Kasi pumapasok po dito yung tubig. So, at saka dito po, oh, kailangan talaga ng double walling. The double walling po talaga natin yung dingding kasi pumapasok talaga yung tubig.
Kailangan po natin bumili dito ng hard flex. Kailangan po talaga ng hard flex dito. So mga kalinga, pumapasok ng tubig dito. Kailangan natin sila mabilhan ng ano, yung trapal. Siguro po parang nagagamit itong sala at umuulan. So, itong dalawang side na ito. Ang side na ito, yan, bibili natin ng trapal. Kasi yung anggida dito, papasok sa loob. Papasok po yung tubig. Naku, huwag kang lumakas. Lan, ngayon ka pa umulan. Kung kailan, may ginagawa yun. Bumaha na ako dito. Kung kailan naman, may ginagawa. Di ba, John? Bakit ba naman? Ngayon pa umulan. Kung kailan nako, dadalaw sa'yo. Doon na lang magluto ka? Pwede naman dyan, Odile. Isa pa, isang patong pa. Dahan-dahan. At baka bumigat. At tabingi yan.
Pag may sobra ng hollow blocks, daddy, pwede tayo maglawa ng luto nila dito ng uling, oh. Alam, dito din sila magluto. Kasi may bubong naman. Bigay mo dun sa may ligayan niya, Beo. Sumubra yung hollow blocks. Dito. Sa kalahati. Tama luto. Doon? Pwede na doon? Thank you.
Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap. Ito, nakagawa na, dugtungan na natin yung ating palitada, ay alisintada dyan ng hollow blocks at sumagad na doon sa kahoy. So bukas, ready na po ito para sa palitada. Ayan, Kuya Erwel, ano masasabi mo? Medyo natatagalan ng bahay mo ay. Ano nga po ko ay. Marami pong magtitingin po dito na bata rin dito tapos tatagalan ng bahay. Ano? Iwan po naman mo. Kasi masyado tayo rin nagiging busy at saka ng mga nakara, medyo kinapos din tayo sa materyales. Nagantay pa din kami ng sweldo namin. Pero ito, mabuti ay tinulungan ulit tayo ng Love and Care. Ayan, at saka ni Cabs Lena Barbose. Nagtulong ulit sila sa atin, kaya kahit papano, nakabili tayo ulit ng materyales, no? Yan yung materyales na binili natin nakaraan. Ayan, syempre, yung gagawa din bukas, kailangan baka kapusin din sa kanila yung simento na yan. Nagsabi ba sila na dadagdagan? Wala sinabi, ayun. Baka kulangin yan, dalawang simento lang yan. So, magdadagdag pa rin tayo ng simento bukas, tapos yung sweldo nila. Kaya, medyo ano rin tayo, kumbaga, higpit sinturon din tayo. Pero, di ba, sabi ko naman sa iyo noon, nangako ako sa iyo na basta itong bahay mo, tatapusin natin. Kahit na anong mangyari, tatapusin natin. Ito, yan, konti na lang. Pag napalitadahan nila yan bukas, ayan, so wala na tayong problema dito. Pag napalitadahan to, pinto na lang ang problema natin dyan. Ito naman, inasintadahan ko na rin po yung taas na yon. At medyo kinapos kami ng halo, yan lang po yung naiwan na dapat ay sagad po yan sa kahoy. Kinapos na kami ng halo at alanganin na rin kaming maghalo ulit dahil hapon na. Pero yan ay nakaready na rin po yan. At ito na lang po ang ipapaano natin bukas. Itong pinaka-division po ng CR at saka ng kusina. Yan. Cute ng ventilation. Hindi na sila natatakot kasi sarado na dito, tapos ang ventilation ay wala namang makakapasok dito. Ayan. Marami nagsasabi bakit yan daw ang nilagay. Sabi ko, request mo yun na ganyan na lang ang ilagay, di ba? Yung may design na hollow blocks. Ayan, may sabi nila, bakit kasi nagtitipid kayo sa bintana? Sabi ko, hindi po yan tinitipid sa bintana kasi kusina yan at saka CR. Ang request ni Kuya Ruel, ganito, decorative hollow blocks ang ilagay. Kaysa maglagay ka pa nga naman ng bintana dyan, baka mamaya ay maging dahilan pa yun ng ano, no? Ng problema. So ito, pag napalitadahan ito, safe na yan. Kahit na dito na magluluto, okay na rin. Ayan. So, medyo may mga ano lang yung bahay mo, pero darating din ang panahon na maayos pa rin lahat yan. So, unti-unti lang. Hanggat nandito pa naman kami ay maano natin yan. Mababalik-balikan natin. Basta ako, Kuya Ruel, ang ano ko lang, kumbaga yun, yung pangako ko sa'yo na tatapusin natin bahay mo. At least, nakita mo naman. No? Kahit medyo may konting sablay ang bahay, pero at least, nagagamit naman. Ayan, kumusta naman kayo dito, mga pamilya mo? Medyo ano ka? Medyo kumain ka ba ng kumain nung medyo naka-recover ka na? Nung kung ano, sabi ko sa iyo na parang yung katawan, parang unang dahanap ng maasim-asim. Oo. Yung po, nang makatin, nagpinta kami ng ano, ng gabi. Mm-hmm. Yun, talagang na. Nagpasabaw ka. Ako din po, ako pa makabili ng sarsarawang isda na. Mm-hmm. Yung pakarami mo sa katawan ko, makarecover. Makarecover ka. So okay naman. Kinabukasan, okay ka na. Kasi di ba naligo ka no nung hapon? Ayan, mabuti naman ako, natutuwa ako na medyo ganda na rin ang ano mo ulit ngayon, ng katawan mo, medyo nagkalaman-laman ka na ulit, hindi kagaya nung huling punta ko dito. Sabi ko kay Aljos, sabi ko pag-pray natin si Kuya Ruel at grabe yung nakikita ko, baka mamaya ay kaya nga di ba sabi ko sa iyo, magpatatag ka at yung bahay mo hindi pa naman masyado napapakinabangan.
So yun, uulitin ko lang din, mag-ingat ka lagi, magpakatatag ka, anumang problema. Alam mo naman na kung hindi mo ako makikita, andyan naman si Lord, no, na hindi ka rin naman niya iiwan, hindi ka pababayaan. Basta ang importante lang ay magtiwala lang tayo sa Panginoon lagi, ano? At ako ay Kuya Ruel, nandito lang ako. Hanggat nandito ako sa Daet, madali mo ako maanohan. Magkikita tayo dyan lang sa simbahan. Puntahan mo lang ako dyan Linggo, magkikita na tayo. Kasi alam ko wala ka naman cellphone, no? Ayan, hayaan mo, malay mo. At pagpalain tayo ng Panginoon ay madagdagan pa natin yung mga pinaplano natin dito sa bahay mo, no? Maging safe talaga kayo dito, maging maganda talaga ang pagtira ninyo dito sa bahay na to. Kaya kay Ate Helen din, alam ko grabe rin ang sipag ninyo mag-asawa. Sige. Oo nga, nakita ko na dugtungan na yung nilinis ninyo doon, no? Tapos dito may tanim na. Kahit nga po mahilo-hilo pa, talagang pinirit ko na magtrabaho. Kasi naman kapag hihiga rin tayo, parang nakakahilo rin lalo eh, di ba? Okay na rin naman yun na kahit papano na ka-recover ka na. Pero huwag mo pa rin masyadong pahirapan yung sarili mo. Medyo konting alalay lang din. Naman po ko pag galing sa trabaho na maalis ako dyan ang madilig-dilig na. Narandaman ko pag nakabilisan ko ng parang pagkakalang ako, pagod na pagod ako sa buong mga pero po, parang konti lang ang Okay naman yun kasi kahit nag-uulan ngayon, pagka tumigil ang ulan, yung init, grabe pa rin ang init, di ba? Oo, kasi kahapon sobrang init eh, tas biglang umulan na naman. Yan ang nagdadala sa atin ng sakit talaga eh. Kaya talagang, lalo na sa atin, ako mahilig sa farming, ikaw mahilig, yan talaga kinabubuhay mo, yung pagpa-farming. Eh, konting ingat ka din, ha? Huwag ka masyado magpapagod at sabi nga nila, isa lang ang buhay. Kailangan eh, huwag nating sayangin. Yung nakapagsimula ko dyan, ang alas ko, the cover ko, kung parang pagkalandang ko po, natatanlayan ako. Parang ayaw, magkatrabaho yun. Nagpilit ako, unang bungkar ko ng damo sa po ng damo. Yung ahas na itin. Oo. Yung laruan ko po yun. Ah, talaga? Alam ba ako na naginip ako na sinasakal ako ng sawa? Naisingit ko lang itong kamay ko. Naisingit ko lang to. Kaya hindi ako agad na ang tawag dito, nasakal. Kasi bumalandra itong kamay ko. Nadamay yan. Pero nararamdaman ko na mababali na yung kamay ko. Nung feeling ko masakit na mababali na yung kamay ko, nagising ako. Nagising ako, tapos nag-pray ako, Lord, ano ba yan? Ano ba tong, pagsubok ba to? O biyaya? O ano pa man? Bahala ka na, sabi ko, basta ang alam ko, sa'yo ako nagtitiwala. Yun lang. Sumunod na gabi, wala na. Pero yun ang panaginip ko, laking sawa. Kasing laki yata ng kita ko yung sawa. Ang laki. Talagang ang laki-laki. Tapos ginangat-ngat niya yung kamao ko kasi nakaganon ako. Itong kamao ko na itong ginangat-ngat niya yan. Ginaganon-ganon niya ng ngipin niya. Eh di ba ang sawang ngipin lang? Wala naman siyang pangil at kamandag. So yun, sabi ko baka minsan sa paggawa natin ng mabuti, may mga taong ayaw na nakikita tayong gumagawa ng mabuti. Oo. Kaya parang siguro pagsubok din o ang tawag namin dyan ay test of faith, no? Naranasan ko yan. Ah, naranasan mo rin yan? Sinusubok yung pananampalataya natin, ano? Ayaw po nila ako nakikita mga magsusubok sa kanin. Kaya yung mga nagkabuhayan namin, yung tumisubok. Ah, sinisira. Ang bago na, nakikita ko pa. Talaga, no? Nilinis na para magtanim. O di lalo na ngayon siguro, nakitang nagkabahay ka na. At mas malala ko ba dahil nagtutulog ako dito para ako mayroon kang tatak na bukas ang ngayon. Kaya kailangan talaga maayos na yung mga pinto mo. Kaya mo, tapusin lang natin itong mga pinakamabibigat na trabaho. Yung paggawa ng pinto, madali na yan. Kayang-kaya natin dalawa yan.
ay mga pinto-pinto na yan. Palitada lang talaga. Tapos pag nakapagpintura tayo dito, okay na tong bahay. Maayos nito. Yan. Tapos yung mga ibang babaguhin natin dito, eh sa mga pagdaanan ng panahon, maano natin yan, mababago rin natin yan. Kung ano man yung mga hindi maayos na nagawa natin, magagawa natin ang paraan yan. So tayo ay tiwala lang. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Okay, Arwell, maraming salamat sa iyo, ha. Dahil kahit papano, binigyan mo rin ako ng opportunity na matulungan kita, makapag-vlog ako sa iyo. At hindi naman tayo nabigo. Eto nga, dumating yung time na ganito. And sa susunod, ayan, meron ka na mga alagaan. Ayan, yung alagaan mong baboy, no? Malapit-lapit na rin yan. Kaya kailangan, ready ka na. Kaya dapat talaga malakas ang katawan mo, no? Eh siyempre, yung pagbabahog dyan ang medyo mabigat. Pag wala tayong pambiling feeds, siyempre, gagawa tayo ng paraan sa palipaligid. Mabuti na lang yung mga baboy natin ay nasanay natin na gano'n ang ano. So, sige, mga ilang araw pa mula ngayon, Kuya Ruel, yung baboy mo ay mapapasayo na. Magaganda na sila. Magawa po ko ng pagsamantalang kulungan. Oo, sige, pwede mo na. Pwede ka nang gumawa ng kulungan kasi mga ilang araw na lang. Baka hindi naabuti ng 10 araw. Oh, at maihatid na natin dito yung baboy mo. Ayan ay pangako ko sa'yo, kaya syempre tutuparin din natin yan. Ngayon, yung baboy na yan, pag napalaki mo, naibenta mo, hindi mo kailangang hatian. Hindi, kasi ano yan, pang ano mo yan, pang puhunan mo yan, kung saan mo gagamitin, bahala ka kung paano mo siya gagamitin. Yan ay binigay ko sa'yo, para sa'yo yan. Yan ang bali yung pinakatulong ko maliban dito sa bahay. Kaya yung mga bahay, itong bahay naman ay marami tayong nakatulong dito. Ay hindi, nakasama. Ayan. Di ba? Yung mga sponsor natin, kagaya ng Love and Care, kagaya ng The Jewels 5, kagaya ng Team Trulala, Team Tigangers, si Ma'am Lena Barbosi, si Tita Annie Jaramilla, Tita Terry Anderson, Tita Love, Tita Tess, si Ma'am Sultan Kudarat, nagbigay ng mga pang ano-ano natin sa kusina at pangdagdag sa panggawa sa bahay. Si Ma'am Ason Batul, yan yung nagbigay ng sopa mo. No? Tapos si Ma'am Joy Castillo, nagbigay ng mga gamit din sa kusina at saka sila Ma'am MJD. Kaya maraming salamat sa kanilang lahat at dahil tinulungan nila tayo na mabuo natin tong bahay mo, bukod pa doon nagkaroon ka pa ng mga gamit. Ayan, so salamat sa iyo, Kuya Ruel, no? God bless you.